minority in the Jiangxi province of Southeast China have been now advised to replace the image of Jesus Christ with that of President Xi Jinping. Xi Jinping, he now wants to rewrite the Bible and the Quran. The country of China, which persecutes and regulates churches, is now rewriting the Bible. Turning Jesus into a murderer. Hear how China's Communist Party is rewriting the Bible. Its goal is to corrupt the church. Chinese Christians receive Bibles for the first time. President Xi Jinping, inaangkin ang sarili na Diyos sa China. At ano ang problemang kinaharapan ng China ngayon dahil sa kanilang leader na si President Xi Jinping? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang nakakagambala na pangyayari ngayon sa China dahil ipinag-utos ni President Xi Jinping na tanggalin ang mga larawan ni Jesus Christ sa lahat ng mga churches na mga Kristiyano sa China. Gayun din, ang simbolo ng krus ay pinapalitan ngayon ni President Xi Jinping ng kanyang mga larawan na sinisimbolo na siya raw ang dapat sambahin at hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At isa itong blasphemy, mga kaibigan, dahil inaangkin ni President Xi Jinping na siya ang Diyos sa China. Kung ating titignan kasi, ang bansang China ay nakapaloob sa gobyerno na tinatawag na komunismo na kung saan ang mga leader ng mga communist countries ay inaangkin nila ang kanilang sarili na parang hari at ganoon ding Diyos ng kanilang bansa. At hindi may pagkakaila, ang bansang China, North Korea at Russia ay pare-parehas na communist country na sa sobrang sakim ng mga leaders na ito ay tinuturing sila na pinakamasama ng mga leaders sa kasaysayan ng ating mundo. At kapansin-pansin ang China ay isa sa may pinakamataas na karahasan sa mga Kristiyano sa buong mundo. At nagsisimula na muli ang karahasan ng Chinese government sa mga Kristiyano nating kaibigan sa bansang ito. Ika pa ng isang analyst at balita sa CBN News na si Leo Leibovitz ay nag-uumpisa na raw ulit ang panibagong wave ng persecution sa mga kaibigan nating Kristiyano sa China. Ngunit dahil sa ginawa ni President Xi Jinping na inaangkin niya na siya ang Diyos sa China, ay sunod-sunod ang mga dilubyo na nangyari sa bansang ito. Isa na rito ay ang paglubog ng 1/4 ng China, pagbagsak ng kanilang ekonomiya, downfall ng mga factories sa China, at ganun din ang nag-leak na katotohanan patungkol sa GDP ng China na pinipeke lang ng bansang China ang kanilang GDP. Dahil ang katotohanan nito, sila ay patungo na sa pagbagsak dahil na rin sa hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Diyos at hindi nila nirerespeto ang ating Panginoong Jesucristo. Gayun din, ang patuloy nilang pagiging malupit sa ating mga kaibigang mga Kristiyano sa bansang China. At dahil dito nangangamba ang China ngayon sa mga bagay na nangyayari sa kanilang bansa. Dahil ngayong taon ay nagpapadya na magkukulaps pati ang real estate market ng bansang China. Kaya nga, tunay ang sinasabi ng Biblia na pag tayo ay malayo sa ating Panginoong Diyos, ay sigurado na tayo ay babagsak. Ngunit kahit na tayo ay mahirap, basta tayo ay nakakapit sa ating Panginoong Jesucristo, ay tayo ay uunlad at hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Jesus. Roma 10 verse 9 to 11, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Tunay nga mga kaibigan,
na ang mga taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon, sila ay babagsak at sila ay mapapahiya. Nakatulad na nangyayari ngayon kay President Xi Jinping. Dahil hindi niya kinikilala ang ating Panginoong Diyos, siya ay napapahiya at siya ay bumabagsak. Ngunit kung tayo ay buong pusong sasampalataya sa ating Panginoong Diyos, tayo ay magiging matuwid sa kanyang harapan at tayo ay mabibigyan ng gantimpala mula sa langit at hindi kailanman tayo mapapahiya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at nawa tayo kumapit sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, hindi dahil gusto natin na tayo ay magkaroon ng pagpapala, kundi dahil sa iniibig natin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang unang umibig sa atin at ipinakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang sakripisyo sa krus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga na pag kami Panginoon ay nakakapit sa pananampalataya sa inyo ay hindi nyo kami papabayaan. Tulungan kami Panginoon na huwag manampalataya sa aming kakayahan, kundi manampalataya lang kami sa kakayahan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang may hawak ng aming buhay at may hawak ng aming hinaharap. Tulungan kami Panginoon na matahak ang tunay na landas patungo sa kaligtasan at patungo sa tunay na kaligayahan. Patnubayan Panginoon ang bansang China, lalong higit ang mga kaibigan po ng mga Kristiyano doon na nape-persecute, at nawa Panginoon mag-ilaw sila sa buong bansa at mailawan din ang presidente na si President Xi Jinping at makita niya ang katotohanan patungkol sa aming Panginoong Hesukristo upang siya ay magbago. At nais din po namin siyang makapiling sa langit na bayan. Nawa Panginoon, tulungan kami na mahalin ang aming kapwa, lalong higit ang mga tao na umuusig sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen.